So medyo late na, no? At ito na yung last for our Escolta shop tour, pero ulilibuti natin ng pahapyaw lang, no? Ang buong Hub Make Lab. So syempre medyo madami kaming i-cover, kaya nag-aya ako ng ano, no? Ng matinding tao para sa ano, sa episode na to. And let's go. Alright, so guys, parang yung pagkahayo, parang yung dati lang na nag-ano kami, no? Nag-episode kami dati. Siya rin yung first namin, no? Na guest. Yan yung first namin na guest. So ngayon, bumalik kami dito sa Escolta after 7 years. So long. Oh my God, seven years. Of being together as a host. So ako nag-host na rin ako ngayon. So luckily, let's go, pare. Libutin natin, no? Ang Hub Make Lab. Nakilagay lang kami. So marami, no? Marami ang pwedeng pagpilian sa ano. Pero dito tayo sa dulong-dulo. Dito tayo sa pinakadulo. So, paano ba? Saan tayo magsimula? Okay, may busy history ng Hub Make Club, no? Mga siguro a decade ago, direct. Parang, ano siya, dati, sobrang walang kahit na anong ano dito. It's an empty building. We all know the history of this building. And also, Escolta. Oo naman. It was called the in the 1950s the Paris of the East kasi sobrang nandito yung mga fashionable na mga department stores. The very first department store was actually here, right here in this building. Mm-hmm. It's called Bergs. And so ang nangyari noon, parang ito yung center ng commerce talaga, economic activity ng Maynila noon. But now syempre, I mean, sobrang ano na siya, classic na, no? Parang halos ano na nga eh, archive level. Na nga yung mga itsura ng mga ano dito, places dito. Pero ang ginawa ng group na Hub Make Club, ni-reinvigorate nila yung commercial aspect ng lugar na to. That's why they're doing this, Hub Make Club, to feature many different Filipino creators selling Filipino products para sa mga Pilipino. Yeah. So, support your own. Ganun ang call at message ng Hub Make Lab. So, as you can see, it's all different kinds of items, all different kinds of Filipino wares. Yun nga, nagsimula siya about a decade ago. Dati talagang latag lang to ng banig. No. As in, latag lang. Latag as in, ganong level. Trapal, tas kung ano-ano. And ngayon, nagkaroon sila ng budget, naging ano na siya. Parang, it's like a mga bazaar type, yeah. Na ganun. And what's good is you can rent it very cheap price, and it really encourages yung mga small time na mga entrepreneurs na mag-start dito at magbenta ng mga Filipino na mga products. So yeah. I think what they wanted to do is to really help those kinds of entrepreneurs start being able to sell in a physical store. So let's go! Isa-isa natin. So, siyempre, ano, may aso, nakakatakot, no? Pero, sige. Bakit? Hindi namin masasabi lahat, no? Kung ano yung mga, kung magkano, kung ano. Pero it will take it around. Okay, let's start here. Here muna tayo. Ito yung, as you can see, ito yung bird. Ito yung talaga itsura ng Escolta noon. Ganyan siya. It's a department store. Parang mall siya type ng dati. Ito yung spot na pini-feature yung dating Escolta. So maraming historical mga products, mga vintage Berg stock. Imagine ito yung mga binenta pa noon, yeah. Ng 1950s sa Berg. Ibig sabihin, ayan, dito namimili yung mga housewife noong 1950s ng mga gamit sa bahay. Ayan. Solid, di ba? Super solid. As in, like, kung gusto niyo ng memorabilia ng Berg, mayroong mga tote bag, may t-shirt, ayan yung mga classic items. Yeah. So, knowing that, no, Thais, dito tayo, no, sa ano na sa part na to, mamaya po, ang nakikinig. Pero, yeah, hello. So, this one is more of, ano ba ito, Ton? So, ito yung mga wala kasama sa parang pop-up feature ng Hub Make Club. Kasi may mga ano talaga na hindi naman kaya na sobrang tagal na lease, yeah. Rent, 'di ba? So they offer mga 3-month program na mas madali sa budget ng entrepreneur. So kung maliit ka na entrepreneur, meron kang product na gustong i-ano, pwede kang mag-rent dito. For a lower, yes, price. Yes, pwede kang mag-rent dito for a really low price. Ano? Oh, ayan, yung mga 'yan. Pouches, sa kutsa, ito.
madami actually. Pero punta tayo sa live printing nila Alden, pare. Thank Nasaan you sila? Oh ito, my God! Oh my God! Ito pala! Okay, so one of my favorite printers, mga t-shirt producers, itong grupo nina Alden, thank you PH. So, ayan sila. Tara, no? So guys, ito yung ano nila, live printing to. Pwede kang bumili ng sarili mong shit, no? Plain shirt, or kung may plain ka or tote bag, pwede mo siyang issue dito. And then so, you can have it printed dun sa print na dinala nila for today. So, ayan na, nakikita nila. Ayan. Mira, so, ayan. Ito, shop. Okay, so we're here right now sa live printing ng thank you, PH, no? Follow nyo sila para si Alden nga pala. Yun, no? Bossing Alden Boss ng Alden. Thank you. At ito Bossing po ang live print t-shirt printing. Ang ganda! This is the exclusive shirt print for this event. It's called the Sunday Fiesta. Marami ng ganitong versions, iba-iba, kasi dahil iba-iba naman yung pop-up nila. But I love this design. Syempre sa mga nanonood, magkano ba yung printing natin, Uncle? 250. Pero pag may t-shirt na kasama, magkano yun? Pag may t-shirt na kasama na, 400 pag sa amin yung t-shirt. 400 lang, tapos may tinitin na yun. Sama na yun. So, 400 yung total plus yung print. So, Alden, pare, ayain naman natin sila sa thank you, printing. Yes, sir. Punta po kayo sa Plaridel, Bulacan, sa store namin, sa Thank You Gift Shop. Open kami from Monday to Sunday by appointment. So, mag-PM na kayo sa page pagdadalaw kayo para mas safe. Wala namang oras kung anong oras niyo gusto pumunta. Open sa lahat ng gusto tumambay tsaka dumalaw. Yeah. So follow nyo po ang Thank You PH ba na tama sa Instagram and Facebook. Yeah, you know what to do. Siyempre, at kumuha na kayo ng mga t-shirt galing sa kanila dahil napakaganda po. Quality print lagi. Kasing ganda ni Tice. Host lang po ako. Guest lang po ako. Ito po. Ayan. So for everyone that is watching, ito na yung mga parts nila na ano. Ibang color yung directing nun mo. Napakaganda ng orange sya ka green. So they have a couple of different pieces. Sorry, ito lang, dami mo na. Oh yeah. Let's talk. Sunday Fiesta. Sunday Fiesta. Ano ang culture dyan? Ano yun? No? Nandito ka. Ako, ito nandito si. Nandito si Derek. Nandito. Medyo ka. Anyway, for everyone that is watching right now, marami pang events na parating for the month of 2021 ng ending saka 2022. So, kunwari, gusto nyo ma-invite, no? Pwede rin yata silang ma-invite sa mga events. Siyempre, kukunan natin ang ating camera, no? Kasi Ace, ang aking co-founder sa Providence. So, yun ha, follow nyo sila. Ano ba? Follow nyo. Oh, madalas naman dito sa Escolta yung pop-up. And it's always na Sunday. Yes, pakita natin si Madam Mira. Yes. Hello. Hi. Ako printer. Ayan. Alam mo, may mga events ka pong parating, Tol? Year-ender sa Thank You Gift Shop. Punta kayo sa December... Basta third Sunday ng December. Yeah, so punta kayo doon. Bisitahin nyo ang Thank You Gift Shop sa Bulacan. Sa Bulacan, Plaridel, Bulacan. So, yun na yun, ha? Yeah. Maraming salamat sa Maraming future. Salamat, ha? Maraming sa salamat, sa patuloy na pagbuhay sa eksena natin. Woohoo! Walang pagod. Try lang. Hindi napapagod si Mo. Hindi, napapagod na ako. So, pagod na pagod na ako. Kaya nga po ginest ako dahil napapagod na siya. May isa na yung mabilis lang natitingnan. Tapos na kami. Ay, tapos na kayo so, dito. Okay, edi doon tayo sa kabila. Glorious Diaz. Okay, so, let's go. Pakita mo muna, pare. Pakita mo yung mukha ni Madam. Bang. Ayan. So, nandito tayo ngayon sa Glorious Diaz. At sobrang lucky natin, kasama natin ang owner and founder ng Glorious Diaz. Jody, halika dito. Ayan, my friend Jody is here of Glorious Diaz. So Jody, isang quick kwento, what kind of shop Glorious Diaz is and what kinds of clothes do you sell? Kasi you can see very so glamorous. Sobrang Glorious Diaz na eh. Ibang level. Glorious Diaz na eh. From queens of all the universe. Glorious Diaz, we're like a one of a kind, one stop shop for celebrating Filipino nostalgia, vintage clothing,
at mga the glory days. The glory days. Yes, the glorious days. The glorious days of. Pwede pa tayong magpasilip diyan. Oh naman, syempre. Look at how beautiful their shop is. So vintage to lahat, Jody. Yes, 20 years or older. Older, and some of them you rework, right? Yes, the ones on our website are reworked. But the ones are in store are mostly from the 1980s and the 90s up to Y2K. Okay, and you can see how like colorful they are. Yes, and, like, I love patterns. Kasi. Patterns. I love patterns and color and mga loud. This one's so cute. Oh, ako, may isa, pagiging kakampink natin. Yes. I always love. Look at the detail on this. It's something you'd, I mean, like a girl would love. Everything here is 250, but we actually do 1K per kilo. So oh, yeah! Yes. They have that unique. So it's our kilo-kilo power sale. Kilo-kilo power. Yeah, kilo-kilo power. So, how much for a kilo of clothes? 1K. 1K. So 1K usually, per... depending on what you can get anywhere from 5 to 10 items. Oh, ayan. So kung ganito style mo, gusto mo ng mga lace details sa damit mo, pwedeng-pwede ka dito. Also, ang dami ding, there's also things for boys, right? Yes, dito, yes. The jackets here, some polos, florals. Oh, this is cute. This is so cute. Maganda, diba? Yeah. And then vests, and we have a message from Jody. Uh-oh. Mahal kita, hayop. Hayop ka. Sa ganda. Sa ganda. Hayop ka sa ganda. Oh my God, may mga gel sila. I'm so old school. Old school. And is that perception? No, obviously. Nice lang yan, yes. But that's the vibe here. I think, yun talaga, it takes you back to how amazing this place was before. So, Hawaiian shirts, no? Yeah, oh. Ganito. Those ones are 500. They're new arrivals. Yes. Mga new arrivals sila, guys. So actually, parang maganda tong pang-gift suggestion sa mga tita nyo. Yeah! Mga medyo nag-reminis kasi sawa na sila sa department store vibes. Exactly. So, ganito naman. That's what you can find in Escolta. Truly Filipino vibe na vibe talaga. You can bring them back, right? Sa, bring them back to that era. Bring them back to that era. So, merong 250, merong 1,000 kilo-kilo sale. Yes. And meron tayong mga new arrival, which is actually 500 for this. Parang sleepwear na ngayon dati, at maganda pa. So, sa mga may gift suggestions yan. I understand na nabili kayo sa mga Uniqlo and all that. Pero maganda rin na silipin nyo rin yung mga sarili natin talaga. I think what's good with these kinds of vintage shops na pinipilian yung mga damit, kasi it brings new life to clothes. These clothes would basically just, yeah, you know, pwede na siyang itapon na lang, tapos, or anong mangyayari sa kanila, it becomes part of the waste problem that we have. Yeah. So, may tinatawag tayong parang circular economy na sana yung mga damit, since pwede pa naman siya and it's still matibay, you can use it and sell it and like rework it and then use it again. Sabi nga nila yung mga uso pa ulit-ulit lang naman eh. Oh, so, naman. Tignan mo, yung ganitong klaseng prints, they're back. They're back. So, it gives you life to clothes and you help save the environment at the same time. Yeah, so for everyone that is watching, ang mura nun, chong ha? Yeah, sa isang libo, makakabili ka ng limang 5 to 7 na pangregalo. Yeah, panligalo mo. Kilo-kilo. Kilo-kilo sale ang kanilang ano. So, if you want to follow them, it's just... their Glorious Diaz on IG. Glorious Diaz. Yes, Glorious Diaz. Alright. Alright, so we'll be moving on sa ating mga next shops. Let's go, guys. We are now at Kahilog. It's one of those shops din dito sa Hub Make Lab. Kinanaman naman mga artisan wares from different crafts and artists, craftsmen and artisans in the Philippines. So as you can see, may mga weave items doon, woven items, some pottery. It's so cute, no? This is just 180 sa circles, to 200 and 230, yeah, so, no? Pom-pom coasters yung tawag dyan. I know they sell like interesting vases like this. Yeah. Meron so, pang mga pop. Mga gift suggestions natin, no? Na mas kakaiba, pare. Kumbaga, unique talaga. Unique, diba? I mean, you cannot find this sa SM, yo. Hindi naman sa anti ako dun, no? I'm just saying na, what about we support the more local young entrepreneurs that we have here? And you can see the talent, no?
the Talent, yung kaibahan niya, di ba? Scandal yan, Kiko yan. Buying these stuff from local craftsmen and artisans means supporting their art, supporting their craft. So, since sila mismo yung gumagawa nito, you keep on supporting them, nagkakaroon sila ng additional funds para gumawa pa ng mas marami pa. So, it's really good that they find a home here, they find a space here para gawin nila to. Nakita nyo naman, no? Naka-sale sila ngayon. Here you go for $650, budol agad yan, patay tayo dyan. Diba? $650 for this items, lalo na for the for our ladies na gustong maghanap ng ibang mga lapagan, no? This is it. This is all the local that you can get. Super cute pendants, stone pendants. So, grabe. As in, saan makakahanap? It's very unique, right? Yeah. Ang ina, saka hindi siya yung mahal na mahal, no? And, well, yun naman yung ano, yun yung savings na napapasa. They don't have super high rent. So, napapasa nila sa consumers yung nasa save nila. So, yun yung isa sa magandang stuff na ginawa ng Hubmate. I think this is the extension. This is an extension. Kahilom. Kahilom. Pangalan naman to, graphic t-shirts. Ayan si General Luna. We have this. We have polos. Bags. And some wooden crafts. Alright. Pero wala tayong pasala na, no? Sinara po talaga ang ano, ang para sa amin, no? Private viewing, may mga konti ng manonood, pero pasok tayo dito. Ayan, ito naman mas artsy talaga. Napasok dito mga. Para medyo may blocking. Ayan. Sorry, thank you. Okay ka lang, Tol. Yeah. So, alright, ito naman mas artsy. Talaga mga prints naman ito. Actually, known ang Eskolta noon for housing mga prints, mga printers. Like they have specialty paper, tapos may mga inks, tapos dinidesign nila yung mga rubber stamps or yung gaya na nakita natin kanina, silkscreen print. So artworks like this are from printed on specialty paper and sold as postcards. Meron ding mga notebooks, Eskoltang by. Ganda, no? 20 pesos lang yung pieces ng mga craft paper din, ng saya nun. Diba? And mugs and na. Look, more Eskolta stuff! So let's just figure it out along the way. Ayan, mga maps of 1899 Manila. Dami. Kung if you want, if you're into like super unique stationery, again, these make really good gifts. So, ayan. Heritage, no? Heritage. Heritage ang Pinoy. Proud to be Pinoy. Mga kaibigan nating mga balikbayan or yung mga uuwi yung mga kaibigan or pamilya abroad, take them here para makapag-shopping sila pag naiuwi nila pabalik sa kung saan man sila galing. Saka, medyo kakaiba rin to sa kultura, no? I mean, shout out sa kultura for doing that, pero I mean, for this naman, kung gusto nyo mas, medyo mas kakaiba, medyo mas bizarre, medyo mas on point na mga gawa, ito nakakatulong tayo sa mga local artists natin. Kasi this one is printed by local artists and local entrepreneurs. Small businesses were striving na makapagpatuloy pa itong mga ganitong tradisyon. So for everyone that is watching din, gusto ko sana paalam sa inyo na you can buy from these as Christmas gifts, holiday, alam mo yun, parang kakaiba, alam mo yun, hindi siya yung pare-pareho lang na puro tuwalya. Ito tayo dito kasi may exit naman. Yeah. Stickers! There's a fan! So cute! Mainit na sarap, yun, right? Yeah, mamaya yun. Ang sarap. Ang sarap, ang sarap ano yun yan. There's a pack. Masarang gamitin. So, pack. Sticker packs. Ang dami, guys. This is all made, handmade, Pinoy-made products. Dito lang yan sa Eskolta. Yes. Accessories. More postcards. Dami. Uy, oh. Parang meron kayo mga kanyang pouches. Pouches, stickers. Dami. So, we're here in Eskolta and inside the Hobby Club, we have different shops here, so I'm just one of the shop owners here. For example, here in Quadro Exchange Eskolta, we invite local brands so that they can have Eskolta as their address. So for example, you've seen the vintage camera here. It's one of the many brands that can be featured here in this area. So it's like our way
to also promote Escolta as a historical district, and then it's also my personal way to invest in the area towards its revival and promotion then in the tourism aspect of things. So yeah, thank you so much for your support. Yeah man, no problem. And thank you so much as well for the people who never stop, no, supporting this kind of movements. Yeah, yeah. And for the creators, I hope that you guys can contribute more. They'll be happy to work with you, or I'll be happy to work with you on your next project. So okay ba yun? All right. So maraming salamat, pare. Thank you. Thank you so much. Salamat. Dito na tayo sa dulo ng Hub Make Lab. A few more entrepreneurs ating makikita, mga binibenta nila. So we have Muli Drip Shop. Muli Drip Shop. So ito yung mga vintage items din. Pero meron din silang mga personal items like soap, conditioner bars, at ito, mga vintage mga bowls, mga baso. Uy, ah. Ayan, ah. Napansin ko lang, ah, madam. Merong itong mga soap is like 120 pesos, pare. Pwede kang makabili para sa mga tropa mo. Uh-huh. At yung mga, anong tawag sa ganito? Yung mga wares? Mga vintage, mga thrifted na mga ceramics and mga baso, mga ano ba ito, bowls. Usong-usong homeware direct, diba? Oo, kasi talagang, kasi since lagi tayong na-stay sa bahay, so marami talagang tayo napapansin na gustong bilhin para sa mga bahay-bahay natin. So kaya naging uso yung mga ganito t-set. Yeah. Grabe. You can get it for just 185 pesos, pare. Ng ganitong bowl, di ba? I mean, for just 250 eh. Pesos. Napakaganda nun, di ba? Sobrang cute. Muli, kaya nga muli trip shop, it brings you back. Brings you back. Dito naman tayo huling-huli na ang ating Project Happiness Manila. Yeah. So, sila yung may mga positive na mga messages sa kanilang mga binibentang mga gamit. So, kita mo naman, they're also giving this back kung anong na-earn nila sa kanilang mga beneficiaries. And what they sell reminds us to be happy. Yeah. You know, it's a crazy world right now, but it doesn't hurt to, you know, keep your mental health okay and better. Pero silang happiness kit. I love that. May wooden clip, a baka string, instant chocolate drink, hand stamp sheets, pero you get it for just 50 pesos, no? At itong personal favorite ko, it's what you call a rainbow kit. So, set of mini poster paint, paintbrush, pwede kang mag-create your own stationery using the rainbow kit. Again, 50 pesos lang. So, nakita nyo yun, no? I mean, ang ganda ng mga ganong klaseng movement na hindi pa natin masyadong nakikita or hindi pa masyadong na-explore ng local community. So I want you guys to at least try to visit, maybe use this for the holidays. No? Yeah, actually, since yun nga, sobrang grabe naman tayong mag-spend talaga over the holidays. It's the highest spending month in the year. You know, make your gift special by making it something that's really unique. Dito lang makikita. And of course, proudly Filipino made. Yes. In support of our local artisans and crafts. Yeah, lalo na ngayon. Marami na ngayon. Okay. Marami rin, hindi naman siya nagtitipid, pero at least parang mas extra special yung mga binibigay niyo. Yeah. Kasi mukha siyang curated pag binibigay niyo sa mga kamag-anak niyo, sa mga kaibigan niyo. Pinag-isipan. Oo, hindi nila makikita somewhere lang. Exactly. Na parang, ay, diregalo sa akin yung ano. Parang ganun yung feeling kong magandang ano. Impression. Ako din. Kaya gusto ko talaga sinusupport din talaga yung ano. And thank you to Hub Make Lab for making this, you know, space para sa isang lugar na lang natin siya mahanap. Hindi na tayo magpupunta sa sobrang dami. Ano. Punta ka lang ng Escolta, look for the first United building, and experience what it means to shop here. Diba? Remember yung kwento natin kanina? Ito yung talagang center of commerce noon, 1950. Sobrang tagal na. Binabalik nila yung ganong feeling. Yes. And ngayon nga, though hindi na yun yung center, pero pag bumalik ka pa rin, you'll feel na, okay, this is heritage already. Yes, heritage siya talaga. Talagang tunay, sariling atin talaga yung ganun yung feel. So, okay ba? Ang From Within supports the local community, and we support a lot of movements when it comes to creative pursuits. So, syempre. Sunod na tayo sa pinaka-kaibigan namin at mahal namin, na Soy Bueno. Oh my God! Alright, so sundan mo kami, pare. Actually, dito lang yung sa likod, no? Syempre, offering ka pa. Offering yan. Oh, so, ito ngayon, no? Ito na ngayon yung last namin for the shop tour. At hindi rin pa uhuli, no? Ang lasa
ng soy bueno. Yes! My favorite soup! Soy it bueno! It's, of course, alam nating plant-based siya, no? Kasi gawa siya sa soy. And Soy Bueno sells their original fresh soy milk at mga iba-ibang flavors. May if you want to add Muscovado, sago, or chocolate flavored soy milk. Chilled taho available din. Actually, dito sila sulit. Yun talaga. And soy milk tea. Soy milk tea! Ganda na na. And then, kung gusto mong mag-uwi ng mas maraming soy milk, there it comes in 1 liter. And fresh tofu, of course. Ako, for me, akong legit-legit lang na soy products. Pare. Dito na to. Dito na yun. And we will know the story behind Soy Bueno. Kasi hindi lang to, guys. Heritage din siya. Ano din siya. Talaga, product kasi yung pamilya nila has been doing this for a long, long time. But yeah, they're trying to reinvigorate the product by doing this kind of really modern kind of branding. Uh-huh. A modern take on selling taho and soy products in the Philippines. I-describe ko lang din, guys. Madalas talaga ang good soy product should be silky, no? Yeah. While hindi siya hefty, slice pag sa spoon, malambot, smooth. Kaya lang kasi napansin ko sa iba, no? Parang weird eh. Kaya the reason why they're good, kasi they're doing this for a lot of Sobrang tagal na. Sobrang tagal na. So, tingnan natin, syempre, hindi naman mawawala na interviewin din natin ang may-ari, no? Siyempre. At syempre, kasabay nun, masarap sa Soy Bueno, ang Roos Oven. This is the bread boxes, pero pwede ka rin bumili ng sarili-sarili. Grabe! So, imagine mo kung bumili ka ng bread box, as in, pwede mo na siyang gawin sa lubong, parang, di ba? Parang one-stop shop na. And 180 pesos, it's like Dunkin' Donuts, pero mas ibang feeling. Oo, at saka bago. Bago. As in, diba, hindi diba alam mo donut flavor. Naging guest na rin namin sila for our last event, and a lot of people have a really great or positive insight na about their products. Ako, gusto ko na sila agad. Like, masarap. Para siyang bread na nakakain mo sa mga cafe chain. Yeah. Pero independent sila. In this set, no? Hi guys, we're back here from Within Shop Tour, and as promised, pinakita namin sa inyo yung soy milk and yung Roos Oven, but we have here the owners of those businesses. So magpakilala kayo at say hi to our audience. You go first. Hi, I am the owner of Roos Oven. I actually own this together with my sisters. Roos is actually my mother. Oh, yes. Oh my God! We're 5 daughters and we all bake. Ah, oh, yeah. Ang ganda naman ng story na yon. Tatalunin ba yan ng Soy Bueno? Magpakilala ka na. Hello, I'm Gab. I'm the owner of Soy Bueno. Ayos! Ayos! pero, as you can see, it's really a family business, no? Yes. So, sa Roos, ganun din. Buong pamilya nagbe-bake. True. I know sa Soy Bueno, ganun din. Yes, it's a family business. Matagal na rin nilang ginagawa to. So, guys, quick invitation. Bakit nyo, bakit masarap ang Roos Oven baked goods? Sa tingin nyo, what makes it special? What makes it different? Definitely because it's homemade. Ayun! We literally do our breads sa bahay. So, lagi ko sinasabi sa customers namin na hindi yan tipid. Talagang siksik talaga yan sa filling, sa topping. And it shows! Yes. Malasang-malasa talaga. You agree, right? Yes. Ako, I had one of those, yung bago nilang bread, mm-hmm. Seaweed, floss. Oh my God! Imagine, hindi ko na-imagine kung ano yung seaweed floss. Tapos nung natikman ko siya kanina, as in like, sumabog yung utak ko. So, wow! Masarap. Masarap talaga. Pag ginaano na masarap talaga yung Roos Oven. So, sobrang panalo. Sa Soy Bueno ba, pare? Putang ina, boom! So, biglang may frame na. Soy Bueno ba? Ano ba? Gano'ng katagal na ang soy? Ang ano niya? Soy Bueno, family business has been running for 20 years now. Actually, parang almost 30 years na. My parents were the one who started it. Tapos, parang pinasa na lang sa akin yung business. No? Parang I was the one who made it. Parang mas modern. Hmm. And then, what's good about soy ovens? Soy oven? Soy bueno, nag-mix ka ni. Soy bueno soy milk is it's made fresh every day. Woo! So wala siyang we don't sell yung mga ganit, yung mga nabenta namin kahapon, but it's always fresh and it's traditionally made. It's not parang a machine made soy milk.
So it's still handmade. Wow. Yun siya. So guys, kita niyo naman, lumalabas talaga ang talagang pagiging handmade, pagiging homemade. Sa feedback din naman ng mga clients sila, ang matagalan nila ang client. At masarap na sarap talaga ako lahat sa mga soy milk and sa breads nila. So ayun, catch them, invite them. Invite kung saan nila kayo makikita, right, guys. You can buy our freshly made soy milk and taho at www.soybueno.co. And for Ruse Oven. For Ruse Oven, we are available online. We have a Facebook and IG account. So you can just search Ruse Oven. And currently, we have a pop-up in SM Sangandaan. We're there until January 6. And soon, 2 weeks from now, we're opening at SM North. At wow! North Tower. So please, visit us. Ang galing naman! Kumikita ka buhayan. Ay, ibang show pala yun. Guys, so ayun, support local lagi at yun naman yung panawagan ng ating From Within Shop Tour. Find them in many, many pop-ups. Pakripapasko na. Ito na yung season ng mga pop-ups at mga bazaar. Support your local homemakers, craftsmen, and artisans. And if you do want to visit First United Building, Hub Make Lab, nandito sila sa Escolta, sa Manila. And have a good feel of your Christmas shopping and habang nandito kayo. Alright, so syempre papasok na ako sa frame. Let's go, yo! Buti na lang, meron tayong co-host. Kasi nga, no? Isang tulong nga na Soy Bueno dyan, pare. Alright, so that's how we end the episode. Maraming salamat sa umabot ka dito, no? May pag-giveaway kami, pero joke lang. May pag-giveaway kami sa ano, no? Nang from Soy Bueno, de joke lang. Kung nakaabot ka, maraming salamat for supporting the local community and support and, of course syempre sa mga manonood pa sa mga next, kung kailangan niyo mga ipag-work sa amin, alam niyo na gagawin niyo, men, contact na lang. And thank you nga pala Sir Kevin. Salamat, salamat mo. Salamat. And thank you sa aking first time co-host, Madam Thais. Follow niyo kami, meron lalabas yung bago nating ano, no? Podcast Taratambay. Taratambay on Spotify, guys. Magla-launch na 'yon this very December. Soon. December. December. So, 'yon. Kaya ako siya sinama para build up, di ba? All right. Thank you so much. See you soon.